Bilang isang OFW, nag-invest si Ma'am Sean ng lupa, nag-invest din siya ng mga livestock katulad ng baboy, kambing at baka, kaya nabuo ang Sean Piggery at ang Sean Integrated Farm at ito ang kanyang negosyo ngayon dito sa Pilipinas habang siya ay nasa ibang bansa. Magandang araw po, dito sa San Jose Tarlac may isang napaka-inspiring na farm. Ito yung Sean Integrated Farm at ang Sean Piggery na pinagsikapan at pinaghirapan ni Ma'am Sean bilang isang OFW. Napakaganda ng diskarte ni Ma'am dito dahil tuloy-tuloy niyang pinapalago yung kanyang farm kahit siya ay nasa malayo. Napakaswerte ni Ma'am dahil nagkaroon siya ng mga kamag-anak na mahilig din sa farming. Kaya lalo nilang napaunlad ang kanilang farm. At ang malupit pa dito ay nagagamit ni Ma'am yung social media, yung online para mag-market ng kanyang produkto. Maging siya man na kahit nasa ibang bansa pa siya, kayang-kaya niya mag-market. Kaya napakalaking ambag ng pagkakaisa at pagtutulungan na magkapamilya. Meron talaga tayong makakamtan, may mararating talaga tayo, lalo na at ginagamitan din natin ng diskarte, kung saan ito ay nagsisimula lamang sa plano, sa goal, na sinasamahan ng sipag, tiyaga, at pagtitiis kahit na tayo ay malayo sa ating mga pamilya, dahil ang mahalaga sa atin, mabigyan natin ng magandang buhay, magandang bukas ang ating mga mahal sa buhay. Kaya't saludo ako sa lahat ng OFW na nagtitiis para sa kanilang mga pamilya. Si Ma'am Sean nga pala isa sa ating taga-subaybay na nagsishare din ng mga videos ng kanyang farm para makapag-share din ng idea, makapag-share din ng inspirasyon sa mga nais din magsimula sa farming. Kaya't nagpapasalamat din ako kay Ma'am Sean at pumayag siya na gamitin natin sa vlog natin itong kanyang mga video upang lalo nating mapalaganap ang inspirasyon na hatid ng kanyang farm. So ito ay napakagandang idea na kahit na tayo ay malayo, kahit na tayo ay wala sa bukid, pwedeng-pwede tayong mag-invest, pwedeng-pwede tayong magnegosyo sa farming. Lalong-lalo na kung may mga kamag-anak naman tayo sa bukid na kayang makipag-cooperate para mabuo yung negosyo natin sa farming. Para na rin balang araw, kapag napalago na natin o gusto na natin mag-retire sa trabaho, pwedeng-pwede na natin i-full time itong ating mga negosyo. At ang pagbili ng mga properties ang napakagandang investment din, lalo na sa farm. Dahil bukod sa pwede natin siyang gamitin sa farming, sa pag-aalaga ng mga livestock, pagtatanim ng mga gulay, pagtatanim ng mga puno o mga prutas, habang tumatagal, tumataas din ang value nito. Bukod pa doon, ito ay napakagandang negosyo din itong farming dahil eco-friendly na, nagpaparami pa tayo ng pagkain. Kung naparami natin yung pagkain mula sa farm natin, marami tayong matutugunan ng mga hapagkainan. At kung mas marami sa atin ang mag-farming, secure na ang pagkain ng bawat Pilipino. Hindi na kailangan pang mag-import mula sa ibang bansa dahil tayo mismo kaya na natin. So ganun ka-importante ang isang farmer. Itong napakagandang area na ito yung first investment ni Ma'am. Bukod pa dun sa mga livestock, meron din si Ma'am dito mga pananim na saging, 20 puno ng mangga at 100 puno ng dwarf coconut. At may iba't ibang mga halaman din dyan. Ito naman yung mga magagandang baka ni Ma'am. Napakaganda rin mag-invest dito sa baka dahil mga damo lang din ang mga kinakain nito. At kapag napaparami natin itong mga baka ay napakaganda rin nito dahil ang gaganda rin ang presyo nito. So ayun, dito sa farm ni Ma'am sa simula medyo malaking investment din ang kailangan. Kaya mahaba-habang pagsisikap din ang kailangan natin para magkaroon ng sariling farm. Pero walang imposible kapag may goal tayo, kapag nangarap tayo, kapag may passion tayo, then magagawa natin ang paraan yan. Kung hindi man natin kayang bumili ng mga properties, meron at meron pa rin paraan para dun sa mga nakalaan para sa atin. Dahil kung para talaga sa atin yung isang bagay, makakamtan din natin yan basta't mananalig tayo, lagi lang tayo magdasal, ituloy muna natin yung ating mga sakripisyo ngayon, magsikap muna tayo dahil walang imposible sa taong madiskarte. Kung hindi man natin kaya magkaroon ng malaking pera para makabili ng sariling lupa, baka naman makakita rin tayo na pwede muna nating rentahan at mas maswerte pa kung makakita tayo na pwede tayong maging tenant sa isang lugar. Dahil marami din naman ay may mga sariling lupa na hindi naman sila mahilig sa farming. So yun yung mga igagrab nating mga opportunity para magawa yung hilig natin, para magawa natin yung passion natin. So ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming upload. Shoutout at maraming salamat kay Ma'am Sean Gabriel. Meron din pong YouTube channel si Ma'am na pwede rin natin mabisita para dun sa mga updates niya. Search lang natin Sean Gabriel. So yun lamang po ulit, maraming salamat po sa inyong lahat.